Hello. Ito po ay papakita namin sa inyo yung package ng dawa sa 4 camera na 1 megapixel. Ito po yung mga kasama. May kasama po siyang hard disk drive 1 terabyte. Meron po siyang recorder na kasama pang apatan. So, 4-channel DVR. Tapos, meron po siyang dalawang bullet camera na 1 megapixel. At meron ding dome camera o eyeball camera na 1 megapixel. Sa package po, kasama rin po ang apat na heavy duty Siamese cable. Ito, 10 meters. Apat sa bawat camera. 10 meters. At lastly, ang kasama po rito ay ang DC splitter. Bali, apat po ito na, bali, lima pala. Limang DC splitter at isang centralized adapter. Ayan po yung basic package na kasama. Optional ang LAN cable. Dahil kadalasan po, ang mga may bahay ay meron na silang LAN cable galing sa internet modem. At optional din po ang HDMI cable. Meron na rin kasi ang iba sa bahay nila. Ganoon din ang monitor. Optional din po ang monitor. Kung sakaling bibili po kayo ng monitor, mas maganda po ang bibili nyo yung full HD na 1080 na TV monitor para siguradong malinaw yung lalabas. Mas maganda rin po kung HDMI cable na rin talaga ang inyong gagamitin, wag VGA. Mas malinaw po talaga ang video. Sige po. Isa-isa na po natin ang mga gagawin. Pagka po tayo, tutuloy po natin ang pagkakabit ng dawa o pagpo-program din. Unahin po natin sa recorder. Lalabas po natin ang recorder. Kasama ang kanyang mga gamit. Sa recorder po, na box na ito, DVR, meron po siyang kasama ng mouse. Ikasama ng mouse. At ikasama po siyang screw para sa hard disk drive. Sa hard disk drive, dalawa. Sa power, tsaka doon sa data ng hard disk drive. At yung adapter ng hard disk drive. So, isa-isa po natin ha. Ganito lang po, pagka kayo po mismo ang gagawa sa bahay nyo. Pwede pong bilhin na lang ninyo ang mga unit. Kayo na lang po magkakabit. Sundan nyo lang po yung video na aming ipapalabas sa YouTube. So, yan po yung ating recorder. Sige. Okay, so bubuksan po natin ang ating recorder. So, meron po rito mga screw. Ayan, tigitigisa. Wag po itong sa body. Body ground po yan. Ito lang pong mga nasa case na screw. Kung gagawin po kayo ng drill, yung patras po ang gagawin po. Kaya po tayo gumagamit ng drill para mas mabilis-bilis ang pagkakabit. Pwede rin naman po yung simpleng screwdriver na. Yan po yung ating screw sa DVR. Pagkabukas po natin, kakabit lang po natin yung ating hard drive. Kita-kita niyo po, bago po.
bibili po kayo ng mga bago kaysa sa second hand. Dahil yung second hand na hard drive madalas meron na pong sira. Kukunin po natin yung mga connector. Madalas po at yan, naka plastic pa yung lahat ng mga connector. Saka re-ready na po natin yung screw ng hard drive. Ngayon po, dito po mapapansin nyo, may pa-letter L na uka. So, pag nakita nyo po yung letter L na yun. Tapos dito rin po sa kabila, sa hard drive, may pa-letter L. So itutugman nyo lang po, dapat parehas. Para umasok siya ng maayos. Hindi mabali yung nasa loob. Hindi po masira ang hard drive po natin. Ganun din po sa isang connector, sa power connector ng hard drive. May pa-letter L po dyan. At doon po sa may hard drive mismo, may pa-letter L na lock. O, slot. Yan po. Ganyan lang po ang pagkakabit sa hard drive. Tapos, tingnan nyo lang po itong dalawang screw. Kita nyo po dalawang screw. Bali, apat po. Magkabilang side, dalawa, tigalawa. Yun po ay isusunod po natin sa pagkabit ng sa hard drive dito sa katawan, chassis. Ipapatong po natin to ng padapa sa chassis. Tapos yung connector, ito po, may makikita ko yung kulay puti na lagayan ng power connector. So yung meron pong clip doon po sa may wall, yung ilalagay. Nang maglalak po na po sa yung ganun din po rito, no? Yung may clip po na ito. O yung may letter L din dito. Dito po, may letter L, oh. Ayan. Dito nyo po pa letter L siya. Ito rin po pa letter L. Kaya, yun po yung gagawin po. Yung susundan nyo lang po yung pa letter L. Ayan, maglalak po na yun. Tapos, hawakan nyo po itong ilalim. Itong hard drive. Ganito po. Iipitin nyo po ito sa kabilang kamay nyo. Para pag tinawag nyo pong ganyan, hindi siya mahuhulog. Tapos hanapin yung butas ng hard drive. Yun po yung butas ng hard drive na doon sa apat na butas na yun, ng chassis. Tsaka natin po ilalagay yung screw ng hard drive. Isa. Ayan po. Pwede kayo lang mag-isang magkabit ng CCTV nyo. Pero mas maganda kami kasama. Pagka mag-isa lang, mahirap yun. Okay. Ganyan po pagkabit ng hard drive sa chassis ng DVR. So, nakakabit na po yung ating hard drive. Sasaratin na po natin ulit. I-secure lang po natin yung mga wire na hindi siya maiipit. Tapos, ibalik po natin yung takip, yung cover. Make sure lang natin na kung secure po yung ating mga screw. Pagkatapos po natin screw, ang susunod po natin ay yung pag-program ng recorder. Ayan. Okay na po ang ating recorder. So, dalawa, apat na slot para sa apat na camera. Tapos meron po tayong VGA na option. Pwede dito ikabit natin yung para sa TV or monitor or HDMI. Ang advice po namin, mas maganda po HDMI ang gamitin. Kasi mas malinaw ang lumalabas na video kaysa sa VGA.
Tapos kung meron pong camera po na magamit kayo na merong mic, gumagana po ang audio sa HDMI. No? Meron pong slot ng USB para sa mouse or pag-record ng mga videos. At yung sa LAN cable para naman sa internet at power adapter. Kamit na po natin sa TV para pandaran natin. Ito po yung ating HDMI cable na gagamitin. So, pwede pong option po ito na sa inyong kayo mismo meron or sa amin nyo po ipapurchase. Kabit po muna natin yung mga connector o cable ng TV papunta sa recorder. Ito po ha. Sundan lang po natin yung uka ng HDMI sa recorder. Kabit po natin. Ganoon naman din po sa TV. No? Meron din po yung uka. Papansin po natin dito yung uka ng HDMI papunta sa TV. Sundan lang po natin yan. Ano pong yan, pass po lang na maayos. Yan po. Tapos yung mouse, ganoon din. Ikabit lang po natin ng maayos yung meron po siyang parang drawing dito na USB drawing. Yun po, doon po yung tamang pagkabit. Katayo siya kasi babaw. Kasi power adapter po. At yung ating LAN cable, isa rito at isa sa internet modem natin para mamaya i-program natin yung DVR or video ng camera papunta sa ating cellphone. Kakabit po natin yung ating LAN cable sa port ng DVR. Yan. Kakabit lang po natin. Ready na po ang ating DVR. Saksak na po natin ang ating TV. Simple lang ito, mga kabayan. So, kayang-kaya nyo naman. Actually, wala. Yung DIY na sinasabi, may DIY dahil kaya nyo namang gawin talaga. Kaya lang, may programming pa rin pong ginagawa sa DVR. Kaya po, yun po yung dapat nyo malaman kung paano pinoprogram. So, itong video po na ito ay ginawa po namin para mas mapadali po ninyo makabit o ma-program yung DVR. So, sasaksak lang po natin ha sa ating outlet. Yan po. So, tanggalin po na muna natin itong ating mga camera para makita nyo po yung pag-program. Natin ang TV. Yan po. Kobe LG Technology po. Kita nyo po ba? Yan, mamaya po, ikakabit natin itong camera. Simple lang po yung mga camera. At habang hinintay natin yung paglabas ng TV, pagbubuksan. Ayan. Hanapin na po natin yung source ng ating TV. No channel dahil bumukta siya ng account. Actually, standard pwede ng standard lang. Pero pagka maganda po ang TV po natin, kahit po naka-standard lang na picture mode, eh malinaw na po yung ating camera dahil ito pong TV ay Full HD resolution. Ayun po yung hanapin nyo sa tindahan, Full HD resolution. Oops. Ayan, hanapin po natin HDMI. HDMI cable para
makita na natin yung ating DVR. Ayan po yung DVR. Mapapansin nyo po, meron please select items, country. Kailangan po natin select yung Philippines. Medyo papasport po natin, ha. Basta select nyo lang po yung Philippines. Ayan. Tapos, English. Okay na po yung English. Next po natin. Next, SBR 4.0. And ayan na po yung ano niya, version ng firmware. Wala pa po tayong nakalagay na camera po dyan, ha. Ipoprogram pa lang po natin yung ating DVR. Yung Dawa DVR. Well, sa DVR po, ang Dawa, hindi naman po siya maselan sa mga flicker ng kuryente o kaya yung fluctuation. Pero syempre, mas maganda pa rin po na bilhan nyo ng ABR or UPS. Ito pong CCTV camera nyo o CCTV system para hindi po siya totally masisira kung just in case magkaroon ng fluctuation sa kuryente. Opo, yan po. Next na po natin to. Next. I-agree nyo lang po ito. Agree. Tapos, next po ninyo. Ito po ay Kuala Lumpur, Singapore. Yung time po natin. Tama na po yan. Tapos, pwede nyo naman po i-adjust yung oras. Kung ano po yung oras na sa bahay ninyo. Yan. Para ma-adjust na po ito. Yan. Pindutin nyo lang po itong. Yan. Kung ano pong gusto nyo i-adjust yan. Kung ano ba, 50 o 50. Yung medyo delayed lang ng ilang minuto. Tapos, next nyo lang po, next. Yan. Usually po, ang ginagamit namin password ay yung default na password namin, admin. Capital yung A, tapos small na po yung iba, admin. M-I-N. Tapos, apat na 1. 1, 2, 3, 4. Ayan po yung ginagamit namin. Para just in case na, yan ang ginamit ng customer, o ng client, eh madali namin pong halimbawa matutroubleshoot dahil ka-problem. Madali na po namin matutroubleshoot. Pero kung papalitan nyo man, siguro din nyo lang po na huwag nyo makakalimutan. Kasi matagal po mag-reset. Para po hindi po tayo magkaroon ng delay sa reset, yung password po ninyo ay yung madalas yung pong ginagamit. Ito po, next po natin. Ito pa, letter L lang po yung ginagamit namin madalas. Letter L. Yan, letter L lang po para simple lang. Tapos tanggalin na po natin. Pwede nyo po ilagay yung email address nyo. Pwede hindi na rin. Para hindi masyadong nakakalito. Security question. Pwede nyo po tanggalin na rin yan. Okay na po yan. Auto check up for updates. Okay po yan. Next nyo lang po yan. Tapos yung slow pass ng mouse o pointer, okay na rin po yan. Yan. Next nyo lang po. Next. Tapos dito po sa 24 hours, lagyan po natin sa 12 hours. Yan lang po naman pinapalitan yan, 12 hours. Dito naman po sa iba, okay na po rin yan. Next lang po, next. Mapapansin nyo rin ito, meron po siyang IP address. IP address ng itong recorder. Sa recorder po, para po yan na makakonect sa ano, yung IP address na para makakonect sa modem ng internet. Ngayon, ang para po hindi na tayo mahirapan sa IP address, i-modify na lang po natin yung IP address sa DHCP. Para automatic na lang niyang i-connect sa internet. Hindi na po tayo magmamano-mano mag-connect. Okay po. Yan. Tapos dito rin po, kita nyo, may mga number siya, oh. So, para hindi po na malito sa mga number na ito, i-DHCP po natin, Dynamic Host Protocol, Configuration Protocol, ang Communication Protocol po, para sa internet. Dynamic Host Communication Protocol. Next po natin. Ayun po, mapapansin nyo po nito, enable, naka-enable siya. Naka-online na po siya, kita nyo, nag-online na kagad doon sa online, offline, ibig sabihin, napansin nyo po, nag-online na sa nag-offline, possible po na mahina ang internet, kaya minsan o offline po.
So depende po sa area na inyong pinalalagyan. May malakas na internet, may mahina ang internet. So ngayon po, online pa rin. Next lang po natin. Ayan po, narito na po tayo sa audio-video setup ng mga bawat camera, ang channel pala. So ngayon po, dahil 1 megapixel po ang ginagamit natin, nakalagay po siya sa 1 megapixel. Pero pwede naman po natin gamitin itong 1080p o 1080n na para sa nakarate sa 2 megapixel. Pwede na po niya kung ganyanin. Just in case lang din po. Anyways, babasahin pa rin naman yung camera natin ng 1 megapixel kahit na nasa 1080 tayo. Yan. Tapos, tsaka itong smart codec natin. On na po natin. Mas maganda po ang pinaka-coding niya. Dito naman sa substream, wala na po tayong babaguhin. Copy lang po natin, copy. All. Okay po natin. Pag pinulit po natin itong more, yung camera po, minsan may camera meron ng microphone, i-on nyo to pag meron microphone. Tapos kung parehong brand ang gagamitin nyo po, kailangan nyo po itong pinutin itong local. Gawin nyo pong HDCBI. Ibig sabihin, HDCBI kasi ang technology ng camera. Ayan po, HDCBI. Kaya dapat, nakasulat dun, HDCBI din. Sa dawa. O, since wala naman tayong microphone pa rito sa ating ano, dahil yung ito pong basic package po natin, walang microphone. So, ibabalikan po natin. Yan, in-next po natin to next. Na-copy all na po natin. Na-copy na ba? Tignan natin ulit kung na-copy na natin para sigurado. Okay, tapos next po natin. Yan, dito naman po sa snapshot, yung mga picture-picture dun ng pagka nare-record. Dalhin po natin sa pinakamalaking frame, kung tawagin nila. Frame po ang tawag dun yan. Tapos, ika-copy natin sa lahat ng camera, all camera, 1, 2, 3, 4. Okay po. Tapos, in-next lang po natin. Ito po sa hard disk drive. I-overwrite niya yung mga unang na-record. So, hindi nyo na po, wala na po ang gagalawin sa recording. Automatic na po, buburahin niyo yung pinakaunang-una. O tawag nila override. Yung pinakaunang na record. Tapos, papalitan ang bagong recording. Dito po, ito po yung recording. Motion po, ilalagay po ninyo para mas matagal po ang mas marami pong nare-record. Kasi, pagka naka-motion, yung lang may movement ang kanyang re-record. Halimbawa, sa gabi, wala naman lahat naman natutulog na. Wala naman gumagalaw. Imbis na nagre-record siya, sa general kasi magre-record yung kahit wala nang gumagalaw. Pero pagka sa motion, kada gabi, pag wala nang nakikitang gumagalaw, hindi na siya magre-record. Pag meron na uli siya na sense na bumangon ng umaga, madaling araw, dun niya magre-record siya. Mas nakakatipid sa space ng hard disk drive. Next po natin. Oops. Motion. Teka lang po, babalik po natin uli ha. Babalik previous po natin. Dapat i-copy paste po natin sa lahat ng camera. Huwag niyo pong kalimutan na baka yung ibang camera hindi siya naka-motion. Yan. Tapos i-motion natin po ito sa lahat ng camera. Snapshot po yan. Okay po. Yan po, want to switch resolution. Okay, ibig sabihin gusto niyang pumasok sa 1080p na full HD na. Ayan po, mapapansin niyo po full HD yung ating lumabas doon na resolution. Ngayon po, kakabit na natin yung camera. So sa camera, pagka binuksan niyo po ang camera, napapansin niyo po rito, meron po siyang sariling screw o tox na pag bato po gagamitin niyo yung tox. Pero pagka ako ilang, pwede na po yung screw lang. Mapapansin niyo po sa camera ay ito, naka-plastic pa rin siya yung pinaka-head niya. Tapos, meron po siyang connector. Ito po yung 5-way splitter natin. Yung isa rito po, ikakabit po natin sa isang camera. Mamaya, ikakabit po ito. Mamaya na po yan itong gagawin pagka sa wall na. Ikabit na po natin lahat ng camera. Ganyan po yun. Ito po ay sorry, hindi pala po natin sa camera ito ikakabit. Ikakabit po natin yung sa connector. Sa wire ng CCTV. Yan, ilalabas po natin ito lahat. Para makita nyo lang.
yung dome. Actually, itong dome, ito pong bullet, tsaka itong dome, sa linaw, parehas lang po silang linaw. Tapos, kadalasan po ng package po na kasama, magkakaparehas lang po yung ano nila, yung distance, yung pinaka wide opening ng bead ng lens ng camera. Almost 90 degree naman yung ano nila, yung kanilang opening ng bead ng camera, ng lens ng camera. Kaya pwede niyo pong gamitin sa indoor, pwede niyo rin po sa outdoor. Ito rin po, halos pwede na rin po gamitin sa outdoor to. Itong dome, no? Kaya naman po natin madalas ginagamit ito sa indoor dahil yung kanyang feature, physical feature ay mas maliit kaysa dito para hindi masyadong bagong tignan. Kung lalagyan naman ito sa outdoor, doon sa mga may bubong mas maganda para hindi papasukan ng tubig sa loob. Pero ito po pwede kahit nababansa ng tubig. Wala pong problema. Ngayon po ikakabit po natin yung ano, yung wire o cable ng CCTV. Meron po tinatawag na male. Ito po yung male. Ito naman po yung isang female. Yung mga male po, itong male na tinatawag, itong galing po sa mismong CCTV cable. Ito pong male ay papunta sa camera. Mapapansin nyo po dahil female yung camera. Tapos, pwede na po natin kabit ng connector. So, ganun po yan. No? Tapos yung isang dulo, yung dulo naman napupunta sa ito, yung papunta sa recorder. Mapapansin po ninyo, ito po yung recorder po natin. Pupunta po yan sa recorder itong isa. Ipag-iwalay na po natin ha, para umaba ng konti. So yung connector nito, ilalapapas ka po natin doon sa DVR. Medyo pagbago po, medyo mahirap lang. Didi nyo lang po may hindi. Tapos ito po yung connector na papunta sa camera ay sa DVR. Kakabit na po natin yung 4-way splitter natin isa-isa. Yan, kakabit natin yan. Tapos yung the rest ng camera, ganun din gagawin natin. So yung isang camera naman, ito naman camera dito. Tapos ito naman yun sa camera. Yung ating para sa recorder, yan, iiwalay lang po natin ulit. Pag iiwalay lang po natin ng konti para medyo may allowance. Yung connector ng o BNC kung tawagin nila, ipapasok po natin dito sa recorder. Medyo ingat lang po ha, meron po itong slot ha. Meron po siyang slot para may pasok na maayos. Ito po, yun po may parang slot siya dun, parang pauka. I-ang nyo rin po rito. Dito po meron po rito parang buka na harang din para mag-lock sya. Kaparehas naman po, ganun po yun. Yan, para pumapasok tapos ilalock yun na yan. Okay. Tapos kakabit naman natin sa yan, power o DC splitter. So ito na po yung sa isang camera po natin sa outdoor. Kukunin po natin ibang wire. Saksak po natin yung power. Tapos sasaksak po natin yung connector ng video. At yung sa parang naman sa recorder, ito naman po ilalagay sa recorder. Yung BNC connector. Pasok na po natin. Minsan may pagkahamahigpit pagka bago. Kaya medyo tsatsagayin nyo po ipasok na higi. Baka mamaya hindi nakapasok. Hindi po maganda yung video na labas. Lastly, ito pong pang-apat. Hanapin po natin yung merong mail. Tandaan nyo po, eh, mail na papunta sa camera ha. Baka magkabalibaliktad po ang lagay ko nyo. So ito naman sa video. At yung tatapin natin po. Ito naman po yung para sa
PPR. Yan. Tapos, ito yung para sa power. Okay, nakuha niyo po. Ngayon, ito po yung adapter natin, centralized, tawagin. 5 ampere po ito. Kaya, yung bawat camera naman, ay 1 ampere lang ang kadalasan required niyan. So, kung 5 ampere to, sobra-sobra pa rin po itong ating capacity ng ating adapter, centralized. Sasaksak niyo pong maigi ha, pag ito po ay kinabit niyo. Dahil minsan pag loose po ang kuryente, nagkakaroon ng fluctuation ng ating current o voltage. Okay po. Then lastly, itong adapter po, isasaksak po natin sa isang 1 to 5 way na splitter. Ito pong limang splitter natin. Meron po siyang male o female, tapos may male po sa adapter. Bago po natin siya isaksak, mas safe po ganito muna, i-connect natin lahat bago po natin lagyan ng power yung ating adapter. Ayan, sasaksakan po natin adapter. Pagkasaksak ng adapter, makapasin niyo po, iilaw po yung ating adapter. Okay, pag may power na siya, iilaw na rin siya. Ayan po, ang mga camera po natin. Mapapansin niyo po yung mga camera po natin. Ikot lang po natin yung... Ayan po yung mga camera. 1 megapixel lang po yan, pero mapapansin niyo, napakalili lang dahil... yung TV po natin din ay may factor din po yung TV. Kung malinaw po ang TV natin, malinaw ang camera, eh hindi malinaw mapapanood natin. Tanggalin po natin yung plastic. Napansin niyo po, tinanggal yung plastic yung luminaw ng soap. Pag nakakabit, malabo. So, pag tinanggal yung plastic. Ayan. Yung iba po, din po natin tatanggal yung plastic. Pero makikita niyo, malinaw. Gaya po, isang ito, malabo. Ito po isang ito, malabo. Pero pag tinanggal natin yung plastic, pansin niyo, linaw. Yan, linaw. Saan pa kayo? 1 megapixel. Linaw. Oh, yan na po yung ating camera. Ito po yung mouse. Mapapansin nyo po sa mouse, automatic adjusted yung resolution. No? Yung ating recorder, nag-a-adjust siya kung ano po yung inilalabas ng camera. So, tapos sa TV, siyempre, kung ano yung pinakamalinaw na may bibigay ng camera, hindi din ang ilalabas ng TV. 1 megapixel, 2 megapixel, pwede po dito sa TV na ito. Pero pagka 5 megapixel, dapat po ang TV nyo yung 4K resolution na TV na nakikita po sa mga mall. Pero pwede rin po kayong bumili sa amin. Ayan po. So, tuturo ko po sa inyo ngayon yung paglalagay sa internet o ng ating recorder. Punta po muna kayo dito sa main menu. Mapapansin nyo itong main menu. Main menu. Main menu. Para makita po nyo po sa recorder. Main menu, tapos network. Ayan po. Kanina, pinrogram natin na DHCP. So, natapos na po natin. Ito rin po, DHCP na ito kanina. So, natapos na po natin yan. Kaya po, ito ay naka-blue na. Pupunta po tayo sa P2P. Yan. Sa P2P, makikita nyo dapat maka-online. Pag naka-online yan, ibig sabihin pwede na po itong ilagay sa internet. So, kailangan nyo pong i-download pag po dawa po ang gamit ninyo. Mapapansin nyo po rito sa download. Yan. Hanapin nyo, pagka po Android, gagamitin nyo po GDMSS Plus. Pag Android, GDMSS Plus.
nakita niyo po. Ayan. I-download niyo lang po yan sa Play Store. Punta kayo ng Play Store. Ano ba? Kung wala pa tayo, ito, punta lang kayo ng Play Store. Yan pong gagawin niyo po ha, Play Store. Tapos, mag-download kayo ng, lagay niyo, GDMSS. Oops, sorry. SS Plus. Yan, kung saan naman lumalabas, oh. Nakalagay Plus. GDMSS Plus. Ayan. Xinjiang Dahua. So, ito po, naka-download na kaya open na nakalagay. Pero pagka hindi pa naka-open yan, download ang nakasulat yun. Pagka hindi pa naka-download. So, i-open po natin. Ito yung lalabas, no? Pag lumabas po, ganito po makikita nyo. Ganito-ganito po makikita nyo dyan sa inyong cellphone. Tanda nyo po ha. Yan-yan po ang makikita nyo sa cellphone nyo. O, take note nyo lang po ito. Tapos, pipindutin nyo lang po itong camera na to. Ganito-ganito nyo po gagawin para maprogram nyo sa inyong cellphone. No? Tapos, maglalagay po kayo sa device list, lalagay nyo po itong add. Yan, picture nyo po yung add. Napansin nyo po, nagkaroon ng scanner. Tapos, dito po, sa device, kailangan device serial number ang inyong i-scan. Huwag po yung mobile client, device serial number. Pupunta po kayo sa device serial number. Ayan, no? Automatic siyang makukuha niya yung serial number parehas. Ngayon, yung mga kaibigan niyo o kamag-anak niyo gusto makita yung CCTV na nasa abroad, ito po yung bibigyan niyo sa kanila, yung serial number na lang. Itatype na lang nila. Wala, kasi hindi naman nila may scan dahil nasa Pilipinas yung QR code. Ayan. I-ano niyo lang po. I-scan niyo na lang po yung device serial number or itatype niyo manually. Next nyo po yan, next. Pagka next nyo po, ito pong ating CCTV, ito po ay wired. Kita nyo po, gumamit tayo ng mga wired kanina. Ito po mga wired. So, ibig sabihin, wired ang camera na pipindutin po natin. Wired camera. Ayan. Or, kung gusto nyo po, babak po natin ha. Back po natin. Kaya, taga lang nung babalik natin yung add device serial number natin kanina. Yan. Next po natin. Or itong DBR, XBR. Pwede rin po yan. DBR, XBR. Yun po. No? Pwede yung wired camera or DBR, XBR. Dalawa po. Lalagyan nyo lang po ng pangalan itong DBR. Halimbawa, kung ang residence nyo, kung apelyido nyo ay De La Cruz. So, De La Cruz residence, pwedeng ganun. Or ang tindahan nyo, ang pangalan ay Pure Green. O, di lalagay nyo Pure Green. So, depende po sa inyong device name na ilalagay. Tapos, yung password po, ang ilalagay po natin password, yung password kanina na nilagay namin default. Yung capital A, tapos small yung D. Admin, 4 na 1. Kung ano po yung nilagay nyo dun sa password nyo sa recorder, yun rin po yung gagamitin nyo. Okay po. Tapos, yun. Halimbawa po ito. Nilagay natin ay sabihin natin na De La Cruz. Kahit may space po ha, De La Cruz. De La Cruz. Yan po ha, De La Cruz. Ang, tapos save po natin. Save. So, itong device, itong DVR na to, naka-save siya as De La Cruz na device name. Yan, medyo mahina lang po ang internet. Pag mabilis po ang internet, madali lang din po mag-save yan. At habang umiikot po yan, papakita ko muna sa inyo yung, yan na po, lumabas na po yung mga camera. Kita nyo po mga camera, naglabasa na. No? At palalakin po natin. Oh. Diba? Yan, naglabasa na po yung mga camera, mabilis lang siya lumabas. Kung mapapansin po natin,
mas malinaw yung TV. Right click lang po natin yung mouse pagka gusto nyo natin bumalikin na yung mat, ang linaw ng TV, diba? Ngayon sa dito rin, malinaw din po itong sa cellphone. Gawin po natin para mas malinaw to, kasi nakalagay siya standard definition. Pag naka standard definition, para hindi po siya bumagal yung galaw ng mga na-video, kaya po naka standard definition. Pero pag high definition po natin, ito halimbawa ito, yun, napansin niyo po yung gitara, sa gitara dito, mas malinaw yung sa TV. I-high definition lang po natin, HD. Doon po, lalabas po yung na mas malinaw. Okay po, ganun lang po kasimple. Tapos, kung gusto niyo po makita yung pinaka na record niya, ito po. Lalabas po dyan yung, ito yung may kulay na parang dark color na sa recording niya. So, dito po, makikita po natin yung pinaka-video. Okay lang po, babalik po natin muna. So, ang gagawin po natin, pagka na-save na po natin, pagka na online na po sa recorder, punta po tayo sa mouse, no? Mouse po natin, main menu. Tapos pag main menu po natin, ito po ay i-reboot po natin, reboot. Para ma-save po yung mga ginawa natin program sa DVR. Dahil pag hindi po natin i-reboot, minsan dito sa cellphone hindi niya po na nagpe-perform ng maganda yung mga recording dahil po hindi siya recorded, hindi siya naka-reboot. Hindi na save sa DVR. Kaya pag may mga question po kayo, mag-chat lang po kayo sa YouTube channel po namin para mabigyan po kayo ng attention doon sa mga questions po ninyo. Hindi pa siya nag-restart to dahil sarado pa yung XDR. Ayan na po. Lumabas na po yung video ng sa TV. Loading na rin po iba. Ito po iya. Sa cellphone, inaano naman natin. Na-update na rin po natin. Ayan. So, ayan. Naglabas na rin po. Tapos, ipunta tayo sa ano. Sa viewing ng playback. Ito po, playback. Ayan. So, yun po. Ito natin, ha? So, habang, ayun, pakikita ko po muna sa inyo. Okay. Yan po lahat ng mga camera na pwede po makita lahat. Tapos, pwedeng apatan o waluhan. Apatan lang po ito camera natin. So, hanapin lang po natin apatan. Ayan, apatan lang po. Ayan. So, ganun po. Pagka lumabas at nag-log out po tayo dito sa Mi, log out. Ayan. Ayan, actually, log out na pagka ayan, nakalog out na siya. Log in out tayo. Ayan. Bali, pag nag-vlog in po tayo, ayun po. Ay, ito, log in. So, kung depende po, kung magre-register po kayo, meron, depende, kapag meron po kayo na-register na pangalan, try po natin yung the cruise. Kapag sa email address po nyo yun eh. Kung meron po kayo naka-register na email address, dun po mag-log in. Pero dito po sa home, meron naman. So, na lang po tayo sa live. Ayan. Tapos, ipipiliin po natin yung ating De La Cruz. Ayan. Yan na po. Then, channel 1. Balikan po natin itong ating medyo mahina internet. Eh. Hindi makapag-playback. Balik po tayo rito sa ating screen. Sa screen po, meron po rito ayan po sa taas, mapapansin niyo po instant playback.
Yan, pagka naka password of protect siya o kaya pattern protect, hindi po yung protect. Ito, 5 minutes ago po yan. Ano, kita niyo yung kamay ko, medyo pa siya. 5 minutes ago. Lahat po ng 5 minutes ago, kanyang may playback. Pag doon po tayo sa instant playback. Pag naman po gusto natin 1 hour ago, punta tayo sa search. Tapos itong mga check na to, yung mga camera, yan na po yung, ito po kulay green na to, yan po yung na playback na po. Ayan. Pipindutin lang po natin yung kulay green. So, na-record na po yung mga kanina. So, halos dyan lang po yung mga ginagawa din sa pag-install ng CCTV, pagpo-program. Pag meron na po yan tuldok bawat pecha, pwede na po kayo mag-ano, mag-playback din. Dito po, 30 minutes. Kung gusto nyo pong 30 minutes ang gawin, o 1 hour, or 24 hours. So, depende po sa inyo. Halimbawa po, narito po tayo sa kulay blue na to. Lagay po natin sa 30 minutes. O kulay green pala, sorry. Makikita nyo yung 30 minutes na ano. Mas marami siyang pwedeng puntahan na oras. Yun po. Ayan. So, na-record po lahat po dyan. Okay po. Right click nyo lang po para bumalik sa pinakauna-una. Right click lang po. Nakikita nyo itong tao. Yan po yung ibig sabihin na may motion siyang nadidetect pag may tao. Yan, halimbawa yun. Bumalaw ko. Motion siya. Kita nyo, pagka electric pan lang, itong tao na to, ay mawawala. Electric pan kasi, yung sensitivity niya, pang tao lang yung gusto niyang ano, ma-record. Kasi sayang naman kung nagre-record siya, hindi lang naman pala nare-record. O di, sayang yung ano, space ng hard disk drive. Ito yung pagtataas yung kamay ko. O, lumabas uli yung tao. Namamotion, na detect niya yung motion ng tao. Ito. Tapos, yan. Bali, ganun lang po. Pagka from time to time, titignan nyo po itong network kung naka P2P, sa P2P eh naka-online. Kasi dyan nyo lang po malalaman kung nagre-record o hindi siya nagre-record. Ayan. Tapos, ganun nga po, kagaya kanina, na-reboot na po natin. Ito po, papakita ko po sa inyo, di ba? Ito po halimbawa. Nung pupunta po tayo rito, yung kamay ko kanina tinaas-taas ko eh. So, punta natin sa high definition. Tapos punta po ito sa record. Ito po yung mga playback. Ayan, pagka-playback po niya, lalabas po itong may kulay itim, no? Ayan, mapapansin niyo po magkaiba yung kulay, may dark gray tsaka gray. Ayan po lumabas. So, makikita niyo po diyan yung ayan. Yung mga na-play, mga na-view niya habang nag-record siya. So, ayan. Kailan po natin. Ito sa machine niya, Joe. Ayan. Ayan. Yung kamay ko tinatas-tas ko kanina. So, ayan po yung recording niya. Okay po. Tapos pagka meron pong microphone yung inyong camera, pipindutin nyo po ito para lumabas yung microphone. Yung audio pala ng mga na-record. So ganun lang po yun. Back lang po natin para bumalik sa home screen niya. Double click, double tap para maging apat. Tapos pagka supported ng yung cellphone nyo, supported ng Android yung o ng apps yung inyong cellphone, kaya makapag salita. Eh, kagaya ito, hindi po supported yung ating recorder ng apps. Kaya hindi pa makapag salita siya ngayon dito. O dahil wala rin ano. Depende po sa ano eh, sa recorder kung ma-supported siya ng apps. So, yun po. Sige. Hopefully, meron po kayong mga natutunan sa ating video. Pag may mga question na lang, inyo na lang pong i-chat ang nasa YouTube natin. YouTube channel. Kung kalimutan ha, lagi po nating for safety reminders lang po, bago po tayo magsaksak ng mga CCTV, ikabit po natin lahat ng connector bago isaksak sa main outlet para hindi po magkaroon ng shortage yung ating mga camera. So, itong lahat po ng camera na ito ay gumagana bago ikabit at i-deliver po sa inyo.
ngayon po, eh, magkakaroon lang siya ng problema pagka in-install niyo po ng maling paraan. So, ulit po, ikabit po muna natin itong mga connector bago po natin isaksak sa ating outlet. Salamat po.